illegal logging. Isa sa mga dahilan kung bakit nakaranas tayo ng malaking pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At isa rin ito sa dahilan kung bakit nawala ng tirahan ang mga ibon sa kagubatan. At ito naman ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng air pollution at global warming. Kailangan natin itong masolusyunan para manatiling sariwa ang hangin sa ating kalikasan at maiwasan din natin ang malaking pagbaha sa bahagi ng ating bansa. Kaya, magiging responsable tayo bilang isang tao. Balang araw, tayo lang din ang magsasakripisyo sa ating pagiging responsable sa pagpangalaga ng ating kalikasan. Guys, kung sino ang masisisi sa mga malaking pagbabaha sa panahon natin ngayon. Kasi kung tingulan, malaking baha. Maraming tao ang nasasakripisyo dahil sa baha. Maraming tao ang irresponsable na pumutol ng kahoy. Mga illegal na bundok kasi maraming kahoy na pinutol. Mga illegal logging, illegal mining, at mga basura na tinapon kahit saan. So, nakita po natin yung video na unang pinalabas. Nakakalungkot lang po talagang isipin na habang tumatagal ay nagbabago ang ating pamumuhay, kaya't nagbabago din ang ating kapaligiran o ang ating mga likas na yaman, ang ating karikasan. Kailangan talaga nating suportaan, pangalagaan, dahil ito ang nagbibigay sa atin ng suporta katulad ng hangin, tubig, pagkain, at ang lupang ating tinitirhan ngayon. Umunlad ang ating industriya sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na tinutugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit sa likod ng pag-unlad na ito ay may unti-unti ring nawawasak at ito ay ang ating kapaligiran na siyang nagbibigay buhay at pag-asa sa atin. Unti-unti nang nasisira ang mga yamang kapaligiran katulad na lamang ng mga punong kahoy. Ang pagputol ng mga ito ay nagdudulot ng sanhihi ng pagbaha sa ating lugar o ang pagguho ng mga lupa o landslide. Ang kawalan din ng tirahan ng mga ibon. Ang maling pagtapon ng mga basura sa mga kanal, sa ating paligid at lalong-lalo na sa ating karagatan na nagiging sanhiri na pagkasira ng mga yamang tubig at pagkamatay ng mga nabubuhay rito. Sabi nga ni Bendy Erwin, it's about keeping animals in our environment. They can be on somebody's purse or shoes or something. Kaya lagi po natin tatandaan na ang pag-alaga ng ating kapaligiran ay hindi lamang po makakatulong sa ating sarili, kundi na rin po sa nakakalangin. By the way guys, ako pala si Hilruin Mahado. Nandito ako ngayon kasi pag-usapan natin yung mga solusyon at ano ang dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga malaking pagbaha at maiwasan rin natin ang coronavirus na lumaganap sa ating bansa ngayon kasi marami na kasing mga taong naapektuhan. By the way, ako nga pala si Erdian Tabilo Sibiliano. Nagbibigay lang po ako ng ilang mga tips para masolusyonan ang ating environmental issues. So, isa po sa mga dahilan ng ating problema ng ating bansa is ang plastic pollution. Alam naman po natin na kahit saan tayo tumingi, kahit sa bundok, kahit sa dagat, kahit sa lake, ang daming basura nakikita at ang daming plastic na nakikita natin. Dahil sa ang daming mga tao na responsable na kahit saan lang nila tinatapon ng mga basura nila. Bilang isang tao, bilang isang Pilipino, kailangan natin itapon yung mga basura sa nararapat kasi ang daming na nasisira ang bahay ng mga hayop, ang daming hayop na namamatay dahil dito,
panahon ng bagyo o malakas na ulan, di naman natin maiiwasan na may baha talaga na tumataas yung tubig. Pero dahil sa basura, dahil sa plastic, katatapunan po natin ang drainage. Kaya hindi kaagad mababa yung tubig kasi hindi nila nasisipsip sa drainage. Tapos, ang pangalawa po natin problema is yung pagputol ng ating mga halaman o mga punuan po. Kailangan po natin itigil yan kasi yung mga punuan po, yun yung nagbibigay fresh na hangin sa atin, kaya nakakahinga tayo ng maayos, nakakahinga tayo ng fresco, tsaka hindi tayo nahihirapan sa paghinga. Tapos yung mga punuan po ay may mahalaga din, may mahalaga din yan kasi yung mga punuan sa panahon ng bagyo o malakas na ulan, yung mga punuan po sinisipsip po nila yung mga tubig, kaya hindi gaanong mataas yung mga baka kasi nasisipsip po nila. Tapos ang isa po natin problema pa is yung mga sasakyan, kasi yung usok na nilalabas ng mga sasakyan is nagbibigay ng polluting din sa hangin, kaya nahihirapan tayong huminga paminsan, nagkakasakit tayo dahil dun sa hangin na yun. Kaya iwasan na po natin, itigil na po natin yung mga sasakyan na ganun. Tapos yung overpollution natin, ang dami ng tao sa bansa natin, tapos ang daming namamatay, nahihirapan, natutulog sa dilid kasi nga po hindi napipigilan yung pagdami natin. Kaya advice ko sa mga tao dyan, yung mga kapwa natin Pilipino, pag-isipan ninyo muna kung mabuti para walang batang masayang, walang batang nahihirapan, walang batang halos walang makain, yung mga pamilyang kahit sobrang hirap na nagawa pa rin ng anak, ano yun? Di ba pag-isipan natin ng maayos? Kaya payo ko sa inyo guys, as a Pilipino, as a kapwa niyong tao, buti para walang batang masayang, walang batang nahihirapan, walang batang halos walang makain, yung mga pamilyang kahit sobrang hirap na nagawa pa rin ng anak, ano yun? Di ba pag-isipan natin ng maayos? Kaya payo ko sa inyo guys, as a Pilipino, as a kapwa niyong tao, nag-isip kayo bago kayo gumawa ng pamilya niyo. Kasi hindi kayo nahihirapan, yung bata. Yung bata yung nagsasuffer. Oo, kaya natin sa isang araw, sa kahit isang tuwa kasi matatanda na tayo. Pero yung bata, ang hirap, kailangan pa yun ng mga sustansya, ang vitamins, pagkain, ganun. Kaya pag-isipan yung mabuti. So, keep safe. Bye-bye. Guys, nandito ako ngayon kasi tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng kahoy. At ipakita ko sa inyo. At para maiwasan natin yung mga flash floods, soil erosion, air pollution, at may matitiram na din yung mga ibon. At tara, samahan nyo ko. Ayun nga guys, no, ito po yung kahoy na itatanim natin. Isa po itong nara. Laki na. Tara, tuturuan ko kayo paano magtanim. Guys, ito po yung resulta pag marunong kayong mga alaga ng kalikasan magtanim ng kahoy. Kahit kunti sa isang araw, magtanim kayo ng isa. 10 years from now, pag kayo ay nagtanim ng kahoy, makikita nyo yung resulta na ganito.
malaki na, at siyempre iwasan din natin ang flash floods.